Bandiga, bandiga. Buong season, bandigi na. Wag na, no? Wag na. Never. Kasi madaling gayahin yung lineup na yon. And to be fair, tama yung sinabi mo kanina, by the way. Off-cam, nag-usap din kami. Na tama lang yung ginamita nilang hero. Ranger against Aditi. Your DG team ka talaga. Is banning. Oo, oo. Diba? Sabi mo yung kanina. Yeah. Pero ngayon, overall... Sige, go. Overall... It can work with other heroes. Yeah. Ngayon, mabalik tayo sa sinabi mo eh. Are we really gonna ban the DG every time? Worth it ba? Ganun. Worth it ba magbigay ng slot? Kasi nakita natin that Bren is doing it. Diba? Parang nung, before M2 and bago pa sila naging champion, never na nilang binigay. Ganun ba kapag kalaban mo ang Blacklist International? I think kakilanlan na nila yon. Tama ba yun? Tama nung sa'yo. Kakilanlan, yeah. Pagkakakilanlan, yun! Nakuha ko. And I think this is going to have to be a staple when you're fighting against Blacklist, no? Yeah. Pero at the same time, ang daming pinakita na ng Blacklist sa atin. Your team is banning. Yung nakakatakot, Min. Kasi ang dami nang pinakita. You have an Eve. Meron ka pang may time spa na I think nakita ko ang Blacklist na mag-Odette sa isang tournament. LPE, right now, I would suggest na kailangan nilang sumapak at round 1. Round 1 pa lang, gera na dapat, fight fire with fire na dapat. Kasi I think, kailangan din nila manggulat eh. Kasi I think, your ang Blacklist, is banning. Kapag sila yung nagulat ng umpisa, dun sila masishake. Early game centric lineup, buha sila ng pang early game, no? Yeah. Pero kasi, again, isipin mo din, Franco pa pala, nakalimutan natin mag-git din kanina. Oh, may 50-50 chance. Oh, 50-50 kapatid. Ingat-ingat. Parang si Yugi, si Blacklist eh, laging may ano eh, may something. Destiny draw eh. Oh, daya eh. Laging, kapag kasi yun yung element ng Franco eh, di ba? Again, yung hook, 50-50 yun eh. Ang analysis mo doon, na hook. Or hindi, yun lang eh. Oh, tama. And yeah, I agree with you, may ganong chance for the side of Blacklist. And ngayon, yung LPE, there you go. That's Bye. It. Third ban, Diggy. At nag-adjust na sila rank card. Makakita ba dito tayo ng pagbawi mula sa LPE? I'm excited to see the first picks na pwede nang kunin. Isa pa din na kailangan nating isipin, ha? Kasi kung ako yung Blacklist, tapos nagpakita ko ng ganung DB, expected ko, game 2, ibaban yun. Oo, so it means, pwedeng going according to plan pa rin to para sa Blacklist. Kumbaga, they're playing a series, eh. And dito mo makikita yung pagiging pro ng dalawang teams na to. And I think, fully aware din kasi dito si Panda, na alam ng Blacklist na ibaban nila yung Diggy. Alam na ngayon nagpo-formulate na yan ng saglit. Naramdaman ko na ultra late game tayo kanina. Early game tayo this time. Pero ngayon, let's see, ha? Dahil binigay ng playbook itong Benedetta. Gaano ngayon, Rockard, ka importante itong Benedetta pick na to? Pinag-uusapan natin to kanina sa kamay ni Edward. Tama. Sabi ko kanina, definitely Edward also deserve yung MVP. Kanina. Pero si Eson talaga eh, di ba? Pero si Edward, hindi natin napapansin, matrabaho yan. Lahat ng lanes na trabaho, lahat ng jungle at interception, ginagawa niya. Tinatangka niya 2v1 para mapagana yung lineup kanina. Yeah, and even yesterday, ganun na ganun din. Yesterday, against Execration. Ganun na ganun din si Edward. At eto pa yun eh. Napiflex kasi ng Blacklist to eh. May times na hindi si Edward ang nagbe-Benedete. Tama. May times na si Ohep. What a flex. At may times na si Wise. Yep. Again, sobrang underrated ng mga laners nito. And underrated din yung hero pool nila. Napakalawa. Yeah. Pero I think kailangan muna natin pag-usapan ng LPE. Pero okay. Napatigil ako doon because it's back. Hello, friends. The queen is back. The Rafaela Healing Galing Technique Rockart na nag-premiere nung season 4, nag-debut nung season 4. It's back. Yun yung maganda sa Blacklist, no? Sige, iba nyo yung Estes. May healing pa rin kami. Ang hirap nito, Rockart. Okay, gusto ko sana mag-usapan yung LPE this time. Yeah. What are the adjustments? Kasi, look at this. Yishun Shin, Silvana, we know na this time, may early game ang LPE. Tama. We know na mabilis mag-jungle ngayon ng Yishun Shin. And that Silvana can set up the Mountain Chakra and everything else. Tama. Ito yung sinasabi natin na dapat gawin ng LPE, which is na-recognize nila. Your kunin team mo yung mga hero banning. Na ganito. Nakaw yung Yishun Shin kay Wise. Nakaw yung Lapu-Lapu kay Edward. Uh-oh. So, they have a lot of good deny picks
plus yung mga picks na gustong-gusto din lang gamitin. Yeah, actually, bukod dun sa deny pick, marami ka pang burst eh. You know what? Tama. Kapag kalaban mo, kasi ang Alice, kapag kalaban mo ang isang Rafaela, dalawa na sagot mo din eh. Una, anti-regen. Pangalawa, yung burst. Huwag mo na hayaang mag-heal. Oo, huwag mo na hayaang mag-heal. So, nandyan yung Sylvana, Decision Chain Criticals, and yes, I like the Lapu-Lapu too. Ang ganda na na-mention mo dito na nagnakaw yung LTE para at least hindi your ganun ka-comfortable ang Blacklist Intervention. Yeah, top picks ni Edward plus top picks ni Wise. Although ngayon, pwede ulit i-flex itong Benedetta kay Edward kung sakali. Pero Wise, we've seen a lot of the main junglers, mga main carry ng madaming teams na binibigay sa kanila yung Benedetta. Tulad ni Cortese, nagbe-Benedetta din siya. Yeah. Posible ding mangyari yun para dito sa Blacklist. So, hindi mo pa rin pwede ma-totally ban out itong linya nila. Yeah, I think madami pa rin silang baon dito sa kanilang your mga pulsa. Is banning. So, ngayon, we're looking at the final two picks. Same bans pa rin sa LPE dito. Banning na Bruno. Alam natin na masakit to with Rafaela. Ginamit din to ng LPE last time na naglaro sila. And carry pa din. Talagang tanggal ang hero dito ni Wise. Pero inaatake yung Wise special, which is also the carry. Mm-hmm. Nakakatuwa si Wise, yun, may mga hero talaga na pag inisip po yung hero na yun, siya eh. Yeah, specific talaga, no? The Yishun Shin and the carry. Meanwhile, Blacklist International, ano ngayon ang hinahanap nila dito, Rockheart? Is this a jungler Benedetta? Pwede. No? Nakita natin yun. But we're also thinking about the bans. May mga mages pang kailangan tanggalin para sa LPE. Yeah. Tulad ng Harith, tulad ng Lunox. Farsa is also... Hindi tayo makakita ng Farsa ngayon. Yeah, kasi I think Farsa is a great answer to the Rafaela. Yun. Lalo na't magtatabi-tabi kayo, easy feathered airstrike. And nire-respeto yon sa side ng Blacklist capability ni Arps dito. Dito magkakatalo Rockheart. Yep. It's going to depend on this pick. Kasi I think dito magre-react ang Blacklist eh. Possible na mid-mage pa rin ang nag-aagawan. Pinag-aagawan pa rin nila yung Harith. Huwag niyong kakalimutan. Na-available. Na-available right now. Oo nga. Oh, get it for only the joke. Iba yun. Pero yeah, I think Harith is great. Especially dito sa side ng LPE. Pero burst, there you go. Burst ang kailangan nila. So I was expecting this to be banned out, pero pinili ng Blacklist i-ban itong Farsa. Lunox is a great way to answer itong Alice, nakita natin yun in the previous games. Especially sa kanyang percentile damage na pwedeng iba to with the Chaos Bolts in the late game. Ngayon, magre-react dito ang Blacklist. Alam nila na sumagot na ang LPE with the burst. We're waiting for the Wise pick. Harith? Harith na ba? And Harley? Harith? Nag-Harith din yan. Nag-make sense ba? Oo nga eh. Oo, so... I don't know, man. Sobrang magic damage centric nila, mawawalan sila ng main tank. Pero I think yun ang gagawin kasi ni Venus. Pero hindi nagsalita yung announcer. Yung dalawang beses, hindi nagsalita. Popol and Koopa. And Brody. Parang ganito din yung lineup nila kanina eh. Panood ko na to. Kasi may Popol and Koopa ka na may traps. Meron kang pwedeng mag-roam around na support na may healing galing. Kanina, shield. Yun na po provide ng Diggy. Dalawang side lane na napakalupet. Isang side lane na defensive at assassin na side lane. Tapos meron kang long range damage. Aba. Ito rin yung lineup kanina. Ganito din. Binago lang ng konti yung hero. Oo. In-adjust lang ng konti. Will it be effective though? Kasi yun, ibig sabihin, nabasa na din yun. Ng LPE, for sure. So, sabi ng LPE, Manjin and Rockheart, kung kanina sinadjust nyo fight fire with fire, magpapakunat din kami. Fight sustain with sustain naman ngayon. Aba. Uranus sa kamay ni Jake the Dog. Rockheart, hindi natupad yung Harith mo. Hindi natupad sa game. For now. Pero again, I'm happy na nakita natin itong kakaibang Brody pickup. Parang ngayon lang na makita si Wise na Brody. Change hero Oo. Actually, ginagamit din ni Wise to. May mga tournaments na ito pinipili nga. Pero sa MPL kasi. First time. Bihira. Oo. Ngayon, men, we're talking about Blacklist. Anong meron ngayon sa LPE? Ang taas ng damage sa output nila and ang taas ng sustain. Yes, actually sa Blacklist, they will have an opportunity dito sa early game to take a lot from LPE.
They also have good control. Ang ganda ng control nila with the bubbling Koopa, di ba? Sa kamay pa ni Eason yan. So, expect mo may mga kalokohang magaganap dito sa lagong to. Magiging magulo na naman yung laban. And I think fully prepared na dito ang LPE. Kasi this time, again, yung early game nila, present na eh. Kaya nang lumaban ng Lee Sun Jin. Even yung Lunox, I think. Tama. Kayang kumalag eh. Sa early pwedeng, game. Pwede. And again, that's gonna be something na makita natin kung mag-iisipan ba nilang gawin as we head into match number 2. Lakers vs. LPE. Rockart, nag-gets na natin yung mangyayari ditong danger pagdating sa jungle side. The heals from the blessing na meron dito si Eason. Pero, can we talk about the side lanes dito? Can we talk about the matchups? Sino ang lamang? Si Jake the Dog or si Oheb? Or si Edward ba? Or si Ryota? I think Oheb is gonna have a fun time dito sa baba for the first few moments of the game. Pwede pang mambuli itong si Jake the Dog, yeah, by the way. Mm-hmm. Pero at the same time, sa top lane naman, Edward, sobrang proficient niyan. Oo. And I think he will have a great Benedetta game here as well. Na naman, no? Kasi, na naman. Kasi I think pwede niyang timingan itong si Lapu-Lapu na namumula na ngayon, kalahati pala ang buhay. Mm-hmm. And yes, tama ka, no? An Alice against everyone else, level 1, level 2, lugi talaga. Oo. Tapos magkakat sila. Si Alice magkakat ng lane. Si Reynos magkakat ng lane. Yung bottom lane na yan, magiging magulo din. Magiging magulo din. So both of the teams just playing really safe muna this time. Talagang farm muna sila. Unlike kanina na kumuha sila dito ng DJ na suicidal kagad. Ngayon, anong mangyayari sa rotations dito? Ang expect ko naman dito, rotations should heavily favor yung side ng LPE's early game. Like you said kanina, Yi Sunshin finally on Aspect. I think yung huling game nakita natin kay Aspect, hindi din siya ganun nag-stand out. Uh-oh. Yung panalo nila nung previous weeks, si Jake the Dog din yung naging star. Yeah. Diba? Pansin mo? Yeah, so, oo nga. Natitake over ni Jake the Dog yung role na yon, even though, again, playing from Lunox, from Harit, I think it's just difficult to answer. Yeah. Diba? Ngayon, si Aspect, kailangan niya mag-step up, man. I feel na si Aspect din yung nakaunang maniac actually eh. Mm. Sa nung Bruno niya. Pero yes, I agree with you. Parang kailangan niya maging agresibo ngayon kasi ginagangster sila ng Blacklist. Tama ba ko rapat? Oo, sinusubukan silang gangster ng Blacklist. Sinusubukan nilang mabilis sa 2-0. Ooh. Pero yun na nga, great timing doon sa Mountain Shocker. First blood para sa LPE. And that's what you get with the Mountain Shocker na ilang beses na na-nerf. Pero in the fact na pwede kang makalasit ng ganon, parang kang nakadampot ng extra gold. I'll know it. And again, ganun lang kailangan niyang gawin. Early game, you can expect the Yi Sunshin to clear ng mabilisan dito sa jungle. At mas makakasali siya dun sa mga laban kung nasaan nandun. Sila, oh my God. And it seems like itong side ng Blacklist International, they know na nalulugi dito si Oheb in the bottom lane. Again, this is a Uranus. At mukhang doon na sila nag-rotate, trap card. Ngayon, gaano to kaganda para sa LPE? Kasi tignan mo, open. LPE ang nakakuha ng turtle, tapos lumalamang sila sa gold. It's a free turtle, not to mention, pinupokus na si Jake the Dog, which is ganyan naman talaga trabaho niya. Oo. And sa tower dive, laban sa lima. Kasama okay yung aso. So, wala okay na. Okay. So, anong ibig sabihin nito, Rockheart? Si Jake the Dog ba ang main target? Sobrang ganda ba nitong Uranus pick na to para sa LPE? Actually, ang Uranus pick, absorb yan ng abuso. Pero, ma-open yung opportunity para naman dito kay Aspect. Yeah, and mukhang ito na ang opportunity ng LPE makabalik. Kasi again, yes, nakapatay dito ang Blacklist sa baba. Pero yung tempo, I think, ay pwedeng simulan ni Bimo dito. Pero, I've spoke too soon, Rockheart. Yep. Just like that, mabilisan. And that's the power that you get pag nakapili ka ng isang Brody. Masakit talaga. Again, defensive lang yung nab-nerf kay Brody. Eh. Oo, yung atake niya, halos ganun pa rin. The way na pumapatay si Brody, ganun na ganun pa rin. Ganun pa din. At actually, hindi niya nga kailangan dito ng damage items. And the fact na merong kapang holy healing, na merong extra movement speed, mas lalong mahirap mahuli ang Brody dito. So this time, pressured ang LPE makahuli. There you go, Imperial Justice in. So, oh my Venus. Ay na nga. At sabi dito ni Bimo, alam ko rin kasi yan. Nagamit ko rin yan last week. Oo naman. And yun ang pinaka-weakness, by the way, ng isang Populeng Koopa. Pag nahuli ka out of position, wala kang mga dash. Oo. Di ba? Wala kang dash palayo. Kailangan mo mag-flicker. Oo. And at this point, syempre hindi mo agad magamit yun kasi naka-purify si Venus. Yeah, naka-purify. Actually, gusto kong sabihin na nagamit din ni Bimo yung Rafaela yun last week. So, ibig sabihin, alam niya kapag wala
na hindi katabi ng isang certain hero, that's why pwede nilang suguran. So yes, LPE, sa wakas na itabla nila itong game, 11K parehas, rock hard. Ngayon, papunta na tayo ng mid-game. Sino magkocontrol ng next Turtle? Here we go. Again, Turtle wins games and yung Vision wins games as well. So, lalamang LPE sa simula unless mapitas sila, which is, I think, mangyayari here. Oh, no. Nangyari nga. Masyadong naging malalim si Jake the Dog doon. Pero space lang yon for LPE to get this Turtle. 50-50 pa rin yung nangyaring trade rock art, ha? Bibilitin kaya ito ng Blacklist International. Mountain Chakra coming in. Eson Pulado na naman. Wise, nandito sa gilid. Pero the bravest fighter, the strikes from Ryota. Ang kukuha lang yun dito. Or with the extra damage as well. Naku po, 4-on-5 ang nangyaring laban. Pero mukhang lamang dito ang side ng LPE as Aspect is still running wild. Lupo mapalag pa din habang si Edward magsaslash lang pabalik. That is LPE actually getting the better trade. Oh, surprisingly, yung Blacklist International, yung target selection nila completely ignored itong si Aspect. At dun nag-tribe yung mga marksman tulad ng Yisan Chin. Rock hard na banggit mo kanina na si Aspect ang kailangan ditong mag-step up to the plate. At mukhang ginagawa niya nga to na nabigyan siya ng early first blood, nabigyan din siya ng magandang game. Level 9 against level 7 na si Wise. Plus may turtle buff pa siya. It's gonna be hard to take down this guy unless makahuli siya under the turret tulad nito. Oh no, wala siyang pang niya. Wala siyang pang traceless out at tumama yung corrosive strike. Actually, that was the holy baptism para kay Eson. Pero hindi sapat. And wow, actually, antagal nun, Rakard, pero gaano ka-crucial yon. Nabasag dito yung mid and the Aspect is down. I think that's gonna be the key para makuha pa ng mas madami pang tore itong Blacklist and to even out the gold even. Oo, para nga dito side nila. Parang ang crucial nun, pinag-uusapan lang natin si Aspect and then bigla siyang napitas dito and I think nabuhay dito yung Blacklist na, o teka, masyado lang nakakapag-farm yung Yishun Shin. Sobra na hindi, to eh. Hindi natin yung na-target kanina, ito na yung main target ngayon. Tama naman yun. Again, kalahati din nun is medyo maasim din si Aspect, talagang pinilit niya sa ilalim ng tore. Yeah. So, 50-50 yun na kanilang pagkakamali. Pero at the same time, kailangan talaga yun ng Blacklist. Oo. They need that kill. They need that kill. At dahil doon, naging even. Actually, yung ating game. And it's looking like record kung gaano kabilis yung game kanina. Dito nakikita natin na 50-50 at pwede pang tumagal. Yes, pwedeng tumagal. This time, walang klaro na lumalamang. Mm-hmm. And this is where I think dito pwedeng magkaroon ng opportunity yung LPE na makadali ng isang panalo. Kasi I think this is going to be the time where you can also count on Aspect's farm pa rin. Yeah. Kasi yung farm pa rin ng Yisan Chin, kahit namatay siya nung time na yon, I think that's one of his few deaths. Yeah. So meron pa rin, matabatawa pa rin yung na-build up na gold ni Aspect dito. Yeah, kung makikita siguro natin yung gold swing mamaya, magiging clear na Aspect is really ahead. Again, he's level 9. Laban sa level 7 na si Wise. And men, Rockart, ito pa isa kong napapansin sa LPE. May option sila dito ngayon mag-split ng mapa dahil kay Jake the Dog. Bago tayo nag-pause ngayon, Jake the Dog was on the top lane. Top lane, nagkakat ng waves. Diba? Nagkakat dito sa may second turret, which is very crucial na makuha nila yung flow sa taas. Kasi pwede silang lumaban dito sa baba, tapos magpupush yung minion sa taas. I think yun yung way para makuha ka ng mas madami pang turtle at makuha ka ng tore, which is kailangan na kailangan din nila. And nakakadalawang turtle na dito ang side ng LPE. So yeah, I think ako honestly, sa nakikita kong laban, LPE ang lumalamang. Umaabot lang kasi sa point na nag-overextend to the point na na-outplay sila ng Blacklist International na nakuha yung Blacklist ng onting bawi. Kasi mind you, Rockart, hindi pa nakakabasag ang Blacklist ng outside turret. Malaking bagay din yun. And turret means gold. At mas madaming gold, mas lamang yung team nyo sa items. Yeah. And the carries are having a fun time dito sa game na to. Si Wise, madami ding free kill na nakuha. 4-1-1 pa rin naman siya. Oo. Kahit na lugi sa tore ang Blacklist. So may laban pa rin ang Blacklist. Only 1K gold. Yeah. Totoo ka dyan. totoo ka dyan. Naman. Totoo ka dyan, Rockart. So, salamat. And of course, we will also have to see whether or not we will find another turtle para sa LPE. Sa LPE. And actually, eto na, Rockart. Oh. Look at this. Jake the Dog is in the top lane. Another free turtle para sa LPE. Ito ata yung gusto nilang gawin kanina. Ito nga. Yung out-sustainability. Hindi namin kailangan ng damage, kailangan naming mabuhay.
Map control. Oo. Map control and yun nga, sustain. Ngayon, pipilit sila dito sa baba. There you go. Blow by blow for... It's a blow-blow. Oo. Para dito kay Kuya Edward, ginamit niya lang para doon sa minions. 5-5 ang score, Rockheart. And I think, best pick na dito ng Blacklist ang gumamit ng Necklace of Durance. Uy, tama yun ha. I think Blacklist, pag nakapag Necklace of Durance agad si Ohem, bababa yung durability ni Jake the Dog. Hindi din ba sa makakapag-regenerate si Arbs? Yeah, actually, naka-Durance na sila. Ayan na pala. Oo. Dalawa? Dalawa? Ay, di, ayun. Eson lang. Okay, there you go. Pero expect ko si Ohem medyo habol din yan mamaya. Ahabol, so, no? Dagdag. Dagdag pa. So, top lane pressure para sa Blacklist. Sabi nila, wala ka rin, Tore. Eto, kuha kami na. Sa wakas, makakuha yung Blacklist dito. Pero mukhang magsusurvive ata dito si Jake the Dog. He will pop the Ionic Blades pa din. Pero yung Holy Baptism, yung sustansya, Flowing Blood hindi na kailangan as Blacklist will take that free kill and that free tower. Turret, I mean, para dito sa ating game. Rockheart, Durance yun at saka Deadly Blade yun para sa side ng Blacklist. Ang ganda ng call mo dun, Manjin, kasi sakto pagkasabi mo nun, si Jake the Dog yung naging target nila. Mm-hmm. Kakompleto pa lang ng mga anti-lifesteal items nila, nakuha agad nila yung target na kailangan nila, pigilan mo yung Uranus na kanina pang nang kukulit sa mga minions mo. Well, actually, fully aware na ang LPE na may ganong items na ang Blacklist International. So again, hindi pa natin masasabi kung sino ba ang tunay na nakakalamang dito. Ngayon, ang LPE, ano ang plano? Itutuloy pa rin ba nila tong split push, Rockheart? Kasi tignan mo, ganun pa rin yung gagawin, no? Hihiwalay si Jake. Again, Jake the Dog, hindi mo alam kung may inaabangan ka na pala. And I think, yun na lang. Nakita natin sa mapa. Rockheart, kakabanggit lang natin, inabangan. Grabe! Oh, literal na ginangster. Ginangster! Literal na inabangan eh. Inabangan sa labas! Kakabuhay lang ni Jake the Dog nun. Alam nila na doon magro-rotate ang LPE sa top lane. Masyadong nabasa dito ng Blacklist yung mangyayari. Balik agad sa base. Oo, kakabanggit mo lang Rockheart eh. Magsisplit ulit eh, di ba? And that's what happened. Because of that naman, nakuha naman din ng LPE yung turret nila. Yung turret, pero naku, nakaabang na naman dito ang side ng Blacklist International to defend. The tower will go down, pero mukhang itadamay na din yung Lunox as Arbs is now down 30 seconds. What a play para dito. Ganda. Sa Blacklist. Grabe, nabasa nila eh. Again, ang sinakripisyo lang nila is isang turtle at isang tore. Pero, anong nakuha nila? They got even on gold. Yeah. Paano na po-formulate to bigla, Rockheart, ng isang team? Na alam ba nila na doon pupunta si Jake? Nakita ba nila yung LPE dito because of the vision? Tingko, na-call nila eh. Kasi iba yung nasa taas. Oo. Iba yung nasa ibang parte ng mapa. So, expect nila. Dalawa lang yan. Either sasama yung Uranus o mag-i-split. Eh, tama yung hula nila. Nag-split niya. Nag-split at dumipensa doon sa bottom lane. So, tama. I think LPE needs to be careful right now. Kasi they were winning yung mga few skirmishes kanina. Pero again, with two crucial picks na ginawa ng Blacklist, gumawa tuloy yung Blacklist dito ng space para sa kanila. Yes, LPE, nangunguna sila dito in the damage department, pero parang na-outwit sila dito eh. Yeah, and nakuha din nila yung turtle, which is hindi naman din nagagamit kasi hindi sila lumalaban masyado ngayon. Mm-hmm. Hindi nagagamit masyado yung turtle ba? Yun nga eh, pero ngayon sabi ni Rockheart, narinig ka ata, lumaban na sila. Holy Baptism, hindi na kailangan dito as Eson will fall down. Ito yung sinasabi natin, capability ng LPE, kaya nilang dumamage. Pansin mo, tuwing sinasabi natin, nangyayari agad. Nangyayari. Nagigera na talaga. Nagigera agad. Yeah, nagigera na. There you go, stun the main from Bimo. Spiral Strangling, Ohep dito, mapapaflicker out. Habang si Edward ay nandito na din. Edward, pasok siya dito laban sa tatlo. Aspect with the Weapon Mastery switching. Faceless out. Pero sino unang mawawala? Killing spree para kay Wise. Mula sa likod. Nako, dalawa laban sa tatlo ang nangyayaring laban. Nandito na si Jakey. Jake the Dog against 3. Jake, sinong tutuklawin po, Kuya Jake? Nako, Jake! Yung aso, kinagat si Jake dito. Jake, tumaktak po, Kuya Jake. Si Jake na daw, kinagat ng aso. Kinagat ng aso at naglakad na lang si Jake. And, oh no. 20 seconds down si Aspect at si Arbs. Rockheart, anong nangyari? And this is what happened here. Again, nahuli ulit nila si Ohep. To be fair, itong flash na to, itong kumpul-kumpul na yan, hindi ko expect kung sino man nalo dyan eh. Pwede kahit ano mangyari, pero nagkataon na mas mataas yung HP bars talaga ng Blacklist International. Plus, bumabalik yung buhay din ni Edward. Wow! And this instant replay is brought to you by Oppo A94. Experience gaming at full speed.
with Oppo A94. Get yours now for only 13,999. And yes, Rockheart, yung skirmish na yon, yun yung pinaka, pala, first official fight team na laban na to. Yeah, lahat ng mga picks nangyari dito is either one-man pick or two-man pick. That was the first real team fight. Mm-hmm. And we saw na pwede pa rin mapaman eh. 50-50 pa rin. Yeah, hindi pa rin natin alam. I think positioning lang din ni Wise yung nagdala doon sa game na yon. And now, they're marching towards the bottom side. Kalahati na ang buhay ng tower dito. Napalaban na lang sila as Arbs will go for the Chaos Force pa rin. Umapasok pa din dito yung mga strikes na meron si Wise. Hindi siya mahawakan dito, Rockheart. Wala na dito si Arbs. Wala na yung tower dito. Arbs with the brilliance. That was a defensive mounting shocker para dito sa side ng LPG. Blacklist International, slow and steady, Rockheart, na nananalo sa laban na to. Sinabi mo na, Manjin, untouchable si Wise. Biggest win condition for Blacklist, natutupad dahan-dahan. Wow. Wise. Mula doon sa gilid, 9-1-3. Tapos ito na palaban pa. Bimo, mapapablinger. Out! Hindi na tumama dito yung baptism dial. Okay lang. Well, God bless si Wise dito. Oh no! This is it! Wala pa rin talaga nakakatalo ngayon sa Blacklist International. Para dito sa week number 2, LPE. Mawawala muna sila as Blacklist is now legendary. 11-1-4 para kay Wise. Wipeout! There you go, Rockheart. At ating pagmastan kung paano na-break ang code ng LPE. Ang hindi ma-break dito ay ang kanilang win streak dito sa week 2. And that winning moment is brought to you by Head and Shoulders. Put your game face on and finally say goodbye to those awkward hashtag itcha GG moments. Thanks to Head and Shoulders, 100% dandruff free and itch free. Now, mas mabango pa. Vintage Blacklist International, another 2-0 para sa kanilang puntos. El Clasico, ang dark horse na tupad ang pagkakatsa.